Muli po, isang mapagpalayang Biyernes ng umaga sa ating lahat. Mula po tayo sa iba't ibang organisasyon na nasa ilalim ng World March of Women Pilipinas. At nagsama-sama po tayo ngayong araw na ito sa pispiras ng araw ng International Day for the Elimination of Violence Against Women. Idalangin po namin ang paglaya ng mga itinulak sa prostitusyon dahil sa nangyayaring patayan at paglabag sa karapatang pantao. Idalangin namin ang patuloy na paglaban ng kababaihan at iba pang alakad. Hindi kailangan ng mga kababaihan ngayon ang sinasabi ng Pangulo na revolutionary government. Ang kailangan namin ay tinapay. Ang kailangan ng mga babae at ng mga pamilya nila ay bahay. Habang sila ay nakikipaglaban para sa buhay ng kanilang mga anak, ay dinedemolish ang kanilang mga tahanan. Ngunit sa harap ng lahat ng ito ay napakarami rin ng tinuran kagaya ng kasama natin, binasa niya sa Ebanghelyo, ng mga ipokrito sa ating lipunan na sa halip na samahan ng ating mga kababaihan at mga kababayang sugatan ay kumakampi sa administrasyon na ito. Ang pinapanawagan ng kababaihan ay magkaisa tayong lahat para tulungan magkilos ang mga babae, tulungan silang pumangon dahil sa dami ng kanilang mga anak na pinalalaki nila ng solo dahil iniwanan na ng kanilang asawa o kanilang ama. Tumitama na karahasan sa kababaihan itong pagpatay sa mga pinaghihinalaan na sangkot sa gera sa droga dahil ang mga kababaihang naiwan ay iniwan nilang economically desperate. It's also economic violence to the women and also the harm, the trauma, the grief that the extrajudicial killings caused the women is, can be classified, no, as harms akin to violence against women. Also because it's a systematic violence that's targeting the poor women in particular. Not only as the ones who are being killed themselves, kundi sila rin yung mga iiwan ng kanilang mga pamilya. So sa aming pag-aaral at pagtulong sa mga kababaihan na iniwan ng mga pinatay dahil sa extrajudicial killings, pinakita na napakalalim ng trauma na nararanasan nila. At ganyan din yung mga bata. Hanggang ngayon, nanginginig sila sa takot. Hindi nila gustong magpa-interview o lumabas sa publiko. Sila ay sumama lang sa amin dahil alam nila na nandito rin ang mga women's organizations na nakikita sa kanila. At primary sa amin yung kaligtasan nila. So, dahil ito ay karahasan sa kababaihan, at tingin namin ay dapat may organisadong pagtugon din ang mga ahensya ng gobyerno para sa kanila.